Hello guys! Welcome back again sa ating panibagong vlog. So yun mga mommies, kapag ka may anak na tayo, syempre hindi na natin masyadong priority yung sa sarili natin. So hindi naman ibig sabihin yun na pababayaan na natin yung sarili natin, pababayaan na natin maging losyang tayo. Kaya minsan naku-curious tayo sa mga uso ngayon at sinusubukan din natin yung mga beauty products kasi nung nagbuntis tayo, ang laki-laki ng pinagbago ng itsura natin. Kaya naman, sa kagustuhan nating bumalik sa dati nating alindog, tinatry natin yung ibang mga beauty products na uso ngayon na papanood natin sa YouTube. Katulad ko po, sinubukan ko yung usong-uso ngayon na Jeju Aloe Eyes. So sa previous vlog ko po, nakita nyo gumamit ako ng Jeju Aloe Eyes na soothing gel. Ganito po siya yung naka-tube. Kasi hindi noon available yung aloe soothing lotion na naka-tub. Yung ganito po. Kaya eto muna yung nasubukan ko. And sa mga hindi pa po nakakapanood, pwede nyo pong balikan yung vlog ko about po sa naging experience ko sa ganitong product. Dito naman po tayo ngayon magbibigay ng review sa Jeju Aloe Eyes Aloe Soothing Gel Lotion with Cooling Effect. So nung bumili po ako nito sa Watson's, pabalik-balik ako, wala parati silang stock kasi sobrang mabilis siya mabenta. Kaya pabalik lang ako ng pabalik hanggat nakakuha ako ng nag-iisang stock po nila. Ganun po siya kabili, ganun siya kabenta sa merkado, lalo na sa ating mga kababaihan. So, excited po akong gamitin ito noon kasi ang gaganda ng mga review na nakita ko, lalo sa YouTube. Bago ako gumamit, marami po akong pinanood ng mga YouTube product review about po sa produktong ito. So, naging excited ako kasi gusto ko agad ma-achieve yung mga na-achieve din po ng mga gumamit ng products na ito. Kaya, sinubukan ko po agad. Pero, hindi po naging maganda yung effect niya sa akin. Pero po natin siya, napaka-presentable ng lalagyan niya. Presentable po. And, matalagang mabango siya. Aromatic din yung amoy niya. Yan. Galing po siya sa breath. And, kung gagamitin niyo po siya, is sobrang ang ganda sa mukha. Sobrang napaka-effective ng cooling effect niya. Pero yun nga po, hindi lahat ng gumagamit ng ganitong produkto is nagiging maganda yung kinalalabasan. Katulad po ng nangyari sa akin, hindi po ako naninira sa product na ito and sinasabi ko lang po yung talagang honest review ko sa product na ito kasi hindi naman po tayo pare-parehas ng skin type. May mga times na yung nakita ko na mula yung mukha nila. So sa akin, ang naging epekto po niya, namaga po yung mukha ko. Sobrang sakit po dito sa may bandang eye bags ko. Namula po siya. Papakita ko po dito yung picture. Inihinto ko po siya after kong gamitin. Mga siguro 3 days ko lang po siya nagamit. Inihinto ko na po kasi hindi maganda yung naging kinalabasan sa akin. Bukod sa mahapde sa mukha, naging mapula din po dito ko. At saka namaga yung ibang parts ng mukha ko. Kaya, inihinto ko po siya agad. So, kung pagbabasehan kung ano yung mas magandang gamitin para sa akin, kung ito, o ito ba, mas gusto ko po ito kasi hindi naging negative yung effect niya sa akin. So, para hindi naman po sayang, kasi ang mahal po nito eh, sayang na sayang kasi hindi ko hiyang. Ginagamit ko na lang po siya sa katawan ko. Pero sa katawan, okay naman po siya, walang problema. Para lang hindi siya masayang at makonsume ko po yung produktong ito. So, lesson learned, hindi po lahat ng mga beauty products na nauuso ngayon, lalong-lalo na yung mga nakikita natin sa TV, sa YouTube, na ginagamit ng mga artista, ng mga sikat na vlogger, hindi po lahat ng klaseng beauty products is magiging hiyang ka kasi nasa skin type nga po yun eh, ihahanap mo kung saan ka magiging hiyang. At kung magiging magandang epekto sa'yo, swerte mo po. Pero pag hindi, huwag nyo nang ipilit, ihinto na po ninyo para hindi na lumala yung side effect po niya. So yun mga mamis, may isha-share akong product dito sa vlog kong ito na talaga namang sobrang naging masaya ako. And sobrang naging effective sa akin, hindi lang sa akin, kundi sa lahat ng mga sinabihan ko na gumamit din ito. So, abangan nyo po sa next vlog ko and don't forget to subscribe!